kabayan, nagbabalik muli ngayon si Michelle sa bago kong vlog na Mish Milanti Vlog. So, kasama ko nga pala mag-vlog ang aking Chloe. Ito po ay napaka-sweet niya, pero sa ibang tao, hindi. Hindi siya sweet sa ibang tao. Well, meron nga po pala akong YouTube channel. Ito po, Michelle Milanti Vlog po. So, sana po supportahan niyo po ako. Mag-ano na po kayo, mag-subscribe na po kayo para maka 1,000 followers na ako, na-commitan na ako. And then, meron din po akong TikTok po, ang pangalan niya po, it's Mitch Milanti Vlog. Ayan po, makikita niyo din po dyan. And meron din po akong bagong vlog po sa Facebook po, yung Mitch Milanti Vlog din po. Ayan po, so sana po supportahan niyo po ako sa bago ko pong vlog. Well, nagbablog po ako about po pathway to Canada, kung paano kayo makakarating sa Canada nang hindi kayo naloloko at na-scam. Siyempre, kung ano din ang realidad ng buhay dito sa Canada. Kasi po, as you know po, ang buhay po sa Canada ay hindi po ganun kadali, as in ang daming struggles. And lagi ko kasi nasabi na huwag kayo dito pupunta na tourist visa or visitor's visa. Well, kaya nga po pala ako nandito ngayon kabayan. Meron lang po kasi yung gustong i-share. Kasi po meron po sa akin mga nagme-message, tinatanong, legit ba tong agency na to? And then disclaimer lamang po, I'm not part of any agency and I'm not immigration consultant kabayan ha. Ang binabahagi ko lang po sa inyo ay galing po sa mga nare-research ko po actually. Meron po nagtatanong sa akin nung nakaraan yung sinasabi, legit po ba ang dream pathway? Actually kabayan na, ito po, meron po akong napanood actually po sa TV po. Kung kayo po, ang agency nyo po, it's Dream Pathway po, scammer po sila. I'm sorry to say po, but then scammer po sila kabayan. Tapos, nabalitaan ko pa, ang laki-laki pa nila maningil ng, ano, ng placement fee nila, it's 110,000 pesos po sa Pilipinas. Kung kayo po, ang agency nyo po ay Dream Pathway, nescam na po kayo, pinasarado na po yung kanilang agency sa Pilipinas. Dahil hindi po sila lisensyadong immigration consultant or hindi po sila lisensyadong agency. Pinasarado na po sila ng DMW. And then at the same time po, kabayan, yung outlet nila sa iba't ibang parte ng Pilipinas po, pinasarado na rin po. So, yun po ang masakit nung kabayan. Ang masasuggest ko lang po, paano nyo malalaman kung legit ba yung agency na a-applyan nyo? Ang masasuggest ko po, punta po kayo sa website po ng ating dmw.gov.ph. Ayan po, makikita nyo po yan. So, makikita nyo po dyan kung yung agency ay legit, kung expired na ba yung lisensya or hindi. May nakikita siya. Ang kulit ng Chloe ko, sorry po. So, para po malaman nyo kung legit po ba yung agency na apply nyo, bisitahin nyo po yung dmw.gov.ph po. So, makakakita po kayo doon kung yung lisensya ba expired na o hindi pa actually. And then, makakakita din po kayo ng mga iba't ibang trabaho sa abroad po, kabayan. Kaya alam nyo ba yung kahit nasa bahay lang kayo, nasa palengke kayo, or anywhere in the world, pwede po kayo mag-apply doon sa dmw.gov.ph, diba? Yan lang ang masasabi ko. At saka doon sa mga kababayan ko na nag-cross country, I suggest po, para po makatipid kayo, kung ayaw nyo po maglabas ng pera, mag-apply po kayo sa tinatawag na work abroad .ph po. So, marami po kayo doon makikita na legit agency sa Pilipinas. Pero ang gagawin nyo talaga, kailangan nyo talagang bisitahin yung pinaka-website ng agency. So, ano-ano ba yung mga legit agency na sikat-sikat na nagpapaalis ng mga tao sa Pilipinas papuntang Canada? Nanyan po yung Merkan. Yung Merkan nga pala, sila po yung nagpaalis sa akin. Nag-apply po ako way back 2012. So, ang maganda sa American, wala akong binayaran. Ang sinagot ko lang doon, yung aking medical, yung mga requirements as in, wala akong binayaran talaga. Take note ah! Take note! Ang daming kakumpetensya, hindi ganun kadaling mag-apply sa American actually. Or kahit siguro sa iba't ibang agency, ang daming mong kakumpetensya na sometimes na maliliit ka sa sarili mo. Pero huwag kang maliit sa sarili mo. Ano ka lang, atiwala lang talaga sa sarili. At alam mo yung lagi mong iisipin na makakapasa ka. At syempre, samahan mo ng pagdarasal. Kasi talagang sa pagdarasal, wala talaga imposible sa Panginoon. At saka yun nga pala, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga nasa iba't ibang bansa na gusto makarating sa Canada, I suggest bisitahin nyo yung mga legit agency sa atin. I mean to say, mag-online application kayo. Online application. Wala kayong gastos. Ang dami po nakakaalis dyan sa mga legit agency natin na wala silang binayaran na placement fee. Kaya lang, pag in-interview talaga kayo, kailangan nyo umuwi ng Pilipinas. Diba? Yun lang yun. So, ano ba yung mga legit agency muli? Katulad ng
Merkan, iPump, Stop House. Yung pinsan ko actually, yung pinsan ko nandito na rin siya sa Canada, ang nagpaalis sa kanya is Stop House. Galing siya ng Jollibee actually. Tapos, Stop House, iPumps, First Dynamic, Magsaysay, Chartreuse, kaya yung PLHR para sa mga barbero, legit din yun actually. Wala din placement po yan. I suggest i-check yung dmw.gov.ph kung ayaw yung mascam. And, meron akong ipapanood sa inyo para malaman nyo yung sinasabi ko na Dream Pathway ay napasarado na talaga. As in, sarado na. Ano na sila? Close na talaga sila. Ito, panoorin nyo kabayan. Sinusian at pinaskilan ng closure order ang opisina ng immigration consultancy firm na Dream Pathway sa Mandaluyong City. Ayon sa Department of Migrant Workers, sangkot umano ito sa illegal recruitment ng mga OFW na ipinadadala sa Canada mula 2021. Maraming dokumento at lisensya nakapaskil sa pader, pero walang lisensya mula sa DMW. Naroon ang may-ari at mga tauhan nito, pero hindi nagbigay ng pahayag sa media. Ang depensa nila, permanent residency track sila. Hindi OFW ang mga kliyente nila. Kung permanent resident, edi dapat ang trabaho nila ay visa consultancy lang. 8-time surveillance operation, talagang nag-o-offer ng trabaho, nag-i-interview, nag-job matching with an employer, humihingi ng 110,000 professional fee. So, ayon din sa batas natin at sa batas ng Canada, bawal ang pag-charge ng placement fee. Ipinasara ang tatlong sangay nito sa Kabanatuan, Nueva Ecija, Lipa, Batangas, at Apalit, Pampanga na pinatatakbo raw ng mga kaibigan ng may-ari sa Mandaluyong. Wala rin nagsumbong na biktima at inaalam ng DMW kung ilan ang posibleng naloko ng kumpanya. Na-discovery raw nila noong Enero sa social media kung saan maraming iba pa ang iligan na nagre-recruit din ng mga OFW at pinadadala abroad. So, for this year alone, meron na tayong OIC na napasara, napatake down through coordination with Facebook na 10,108 na illegal recruitment post. Ganon din po sa TikTok, meron na rin tayong 4,863 post from TikTok na pinapa-takedown natin because of these illegal recruitment activities sa social media. Ipapasa ng Department of Migrant Workers sa Department of Justice ang kasong ito para sumailalim sa prosekusyon sa bisa ng Republic Act 8042. Kung mapatutunayang may sala ang mga opisyal at tauhan ng kumpanya, ay isasama na sa list of persons and establishments with derogatory record ng DMW. At sila ay permanenteng hindi napapayagang makilahok sa overseas recruitment program ng gobyerno. Sakaling may nabiktima at napadala na abroad, tutulungan ng DMW na legal na makapanatili roon. Kung may naibayad, susubukan ng DMW na maibalik sa pamamagitan ng action fund ng kagawaran. Nagpaalala. So ayan, napanood niyo na. Sana nakatulong ito sa mga nangangarap mag-Canada. Again, pag gusto niyo mag-Canada, punta lang tayo sa legit agency natin dyan sa Pilipinas, okay? At saka tandaan nyo, nakita nyo na, napanood nyo na, nabawal po ang placement fee sa Canada, bawal na bawal po. Pwede nyo po yung i-report sa POEA or DMW natin dyan sa Pilipinas. So sana kabayan, nakatulong po itong vlog na to. And kung nagustuhan nyo naman po, pwede po bang pa-subscribe naman po sa aking YouTube channel na mag 1,000 followers na ako. Ang kulit ko eh. Ang kulit. Ito ko si Chloe, kulog na laba ko niyan eh. Well, yun lang po kabayan, and sana po palike and share naman po ng aking vlog, and pa-support naman po ako ng aking bagong vlog po sa TikTok na Mitch Melati Vlog at sa aking Facebook page na Mitch Melati Vlog. Salamat kabayan, ingat po sila.